think to myself, what a wonderful world. Hold up. Welcome back to my channel. It's me again, Divine. And in today's video will be a Get Ready With Me video kasi ituturo ko sa inyo kung paano ko tinatakpan yung aking mga acne marks. Many of you guys were commenting sa mga past videos ko na sinasabi nyo ang blooming ng skin ko, how to be you po, makinis daw, ganyan. Hindi po. Hindi, guys. Ang dami kong bakas ng kahapon. Ayan, tignan nyo. Pero wala naman akong active pimple. Pero ang problema ng skin ko ngayon is acne marks, which is mahirap siya tanggalin. Medyo mahirap siya tanggalin. Kailangan mo talaga mag-focus sa mga whitening products or brightening products or mag-exfoliate. So today, papakita ko sa inyo kung bakit ganun yung itsura ng face ko kapag napifilm ako or lumalabas ako kasi nag-makeup ako. Siyempre, tuturo ko sa inyo kung paano ko ginagawa yung makeup ko. Kung interesado kayo kasi nga, ang dami sa inyo nagko-comment. So ayan, tuturo ko na sa inyo kung paano ang makeup na ginagawa ko. So if you are interested kung paano ko tinatakpan ang mga sumpa at bakas ng kahapon, then please keep on watching. Medyo maingay lang, guys, dahil nag-aircon tayo na mainit and also parang may nagpapatugtog sa kabila. Yan yun na, guys. So first is mag-spray ako ng mist. This one is the mattifying mist from Lux Organics. Tin-transfer ko lang dito sa bottle na to kasi nga iniwan ko sa Korea, masyadong malaki. So mag-spray lang tayo ng mist. And itong spray bottle na to, guys, mas fine siya kaysa doon sa bottle ng Lux Organics. I got this one from Miniso. Ayan o, diin lang natin, mga beshi. I'm still happy kahit na mayroon akong mga acne marks dyan. I'm happy sa situation ng face mo ngayon. And then, I'm gonna use a primer. And yung gagamitin ko is yung galing sa Benefit, which is the Professional Pore Primer. Ito yung travel size lang na primer. This is 7.5 ml. And nabili ko to sa Lazada. And ang tagal ko na rin siyang nagagamit, ha, in fairness, kahit ang liit-liit lang nito. Tinry ko lang kasi siya, kasi hindi naman talaga ako nagpa-primer before. Pero ngayon, napansin ko na pag nagpa-primer ako, mas tumatagal talaga yung makeup ko. Hindi masyadong oily. And ang sarap kapag may primer sa face, ang dulas-dulas ng application ng foundation. Imuta pa ako. So for my base makeup, I'm gonna be using the L'Oreal Paris Infallible 24-Hour Fresh Wear Foundation. Diba sinabi ko sa inyo before na hindi ako ma-foundation na tao? Pero when I tried this one, grabe. Halos everyday nagpa-foundation na ako at hindi na ako makaalis nang hindi ko ito ginagamit. And bumili na naman ako ng isa pang stock. Kasi nag-search ako and mas mahal to sa Korea na mga 200 something. And sayang din yun. So dito na ako bumili. Lagay lang ako ng one pump muna. Tapos, ang hirap pala walang salamin. Lalagay ko lang muna siya sa aking skin. And ikakalat ko lang siya using my fingers. Parang kasha na nga yung one pump sa ano, yung buong face ko. Oo, kasha na yan. Dodoblihin na lang natin dun sa may mga acne scars. Yan. After nyan, ibiblend ko na siya using my sponge from Real Techniques. Super love ko tong sponge na to. Meron lang akong dalawang sponge na gustong gusto. Yung Echo Tools na color green and eto. Mas mura yung Echo Tools eh, kung natatandaan ko. Meron sa Shopee. Naghanap kayo ng magandang sponge. Can get that one. Kita nyo, guys, sobrang kinis ng application niya, mga beshi. Alam nyo, guys, tip ko lang, kung bibili kayo ng foundation, please, please make sure na kakulay nyo, naka-skin tone nyo, huwag kayong kukuha ng mas maputi sa inyo kasi kung gusto nyong i-hide yung mga imperfections nyo, dapat mas, ano ba, itong ingay ng dapat kakulay talaga ng skin nyo. Huwag kayong kukuha ng mas maputi kasi hindi niya matatakpan yung mga hyperpigmentations nyo. Okay? See? Grabe, ang ganda niya. Sobrang in love ako sa foundation na to, guys. Grabe. The first time na ginamit ko to, sobrang amazed ako. Sabi ko talaga sa mga friend ko, grabe! Parang ang kinis-kinis talaga ng mukha ko. Ayan, alam nyo na yung secret ko. Ah. Okay naman na siya with one pump. Very skin-like na siya. Parang balat ko lang, di ba? Ang ganda, kinis-kinis. Pero magpapump ulit ako for
this part kasi visible pa rin yung aking acne mark. Konti na lang lalagay natin. Guys, hindi na ako maglalagay dito sa leeg ha kasi ayoko nilalagyan ng liquid yung leeg ko, nalalagkitan ako. Powder lang nilalagay ko dyan. Sorry kung yung mga videos ko ngayon, hindi kasing HD ng videos ko. Oh! My God! Alam nyo guys, nilagay ko talaga yan para maganda tignan. Nag-effort pa ako tapos... Ito talaga. Wait nga lang, ayusin ko muna ha. Okay, nadikit ko na siya. Sana hindi siya bumagsak ulit. Kaloka yun. Gusto ko lang kasi maganda yung itsura ng nakikita nyo para hindi kayo mag-exit habang nanonood kayo. After nyan, syempre ayan, visible pa rin naman yung aking mga acne marks. Dito lang ha. Kasi ito medyo paumbok pa siya eh. Ito flat na, so hindi na masyadong kita. Next na gagamitin ko is the L'Oreal Infallible Full Wear na Concealer. Sabi nila ito daw ay dupe ng Tarte Shape Tape, which is hindi ko pala tatry. So for the concealer naman guys, dapat pipili kayo ng mas lighter sa inyong shade. Syempre wag naman kayo pumili ng mas darker sa inyong shade kasi nga, ito yung pang-conceal natin eh. O ayan, nalagyan natin ang ating mga dark spot, ang mga bakas ng kahapon. Yan. Tapos ang under eye. And ito sa nose. Forehead. And sa chin. And then, kalat natin siya mga beige. So far, nagugustuhan ko din ng concealer na to kasi ang ganda ng coverage niya. Tapos ayan guys, dab lang natin with a sponge para mag-blend siya ng maayos. Pero ayan, sobrang kinis na ng mukha ko, besh. Ang kinis. After that, set na natin ang ating face. And ang gagamitin ko to set my face is the Fashion 21 Loose Powder. And yung shade niya is number 3. Guys, kung naghahanap kayo ng sobrang mura na setting powder, oh my God, I love this one. Alam nyo guys, na-discover ko to dahil kay Joy, sa friend ko. Kasi sabi ko sa kanya, ano ginagamit mo na powder? Kasi parang maganda yung kanyang powder na pinagsiset. And then sabi niya, ito daw, pumunta kami ng Watsons and tinignan ko. Sobrang ganda niya, beshi. As in, hindi ko na masyadong ginagamit yung mga foundation ko, yung Makeup Forever ko na kamahal-mahal. Hindi ko na ginagalaw, beshi. Dito na lang ako sa mura, tipid pa. Hindi naman ako nagkaka-acne dahil dito. Kasi na-try ko na siya, ilang weeks na ba ako sa Pinas, na-try ko na siya ng maraming beses. And I love it so much. Guys, hindi ko nilalagay yung leeg ko, baka sabihin nyo, hindi pantay ha. And then, gagamit tayo ng brush. Kung anong ginagawa ko ngayon guys, ayan yung ginagawa ko sa aking makeup. Kung napapansin nyo yung mga makeup ko sa Instagram, pag-aalis ako, ayan lang yung ginagawa ko talaga. Simula nang dumating ako sa Pinas. Dahil sa mga products na to na pinabili ko. Sobrang ganda ng powder na to. Guys, alam nyo, hindi ako magsasabi ng maganda pag hindi maganda. Kaya, maniwala ko yung sa akin. Ang ganda talaga. Kung bibili kayo guys nito, itag nyo ako sa Instagram ha, o kaya mag-comment kayo dito and kung magagandahan din ba kayo kapag binili nyo kasi I swear, maganda talaga. Maganda talaga, beshi. Hindi ako magsasabi ng ano, kung hindi siya maganda. Oh my God. Diba, sino magsasabi na may pimple ako? Wala akong pimple. Sino magsasabi mayroon akong acne marks? Wala akong acne marks. Next naman, let's move on to kilay. And ang ginagamit ko for my kilay for the past few weeks is itong L'Oreal Paris Unbelievable Brow. Ang shade ko dito is 112 Dark Brown. And kasabay ko itong binili ng foundation and concealer. And grabe guys, natutuwa ako sa L'Oreal. Sobrang ganda ng mga products nila. Hindi to sponsored ha, lahat to pinagbibili ko ng sarili ko. And grabe guys, sobrang ganda ng pangkilay na to. Perfect na perfect siya sa kilay ko. Ewan ko yung iba, hindi daw nila to nagugustuhan. Pero ako, talaga perfect siya sa kilay ko. Ang kilay ko kasi guys, ayan, meron na akong hair. Sobrang bilis ko magkilay dahil dito. And may kasama na siyang spoolie, ayan, pangkilay. Ang ginagawa ko, kumukuha ako ng product dito sa Dove Foot Applicator niya. Actually, kahapon, pumunta ako ng Watsons kasi bumili ako ulit nung foundation dahil nga gusto ko magdala nun sa Korea para hindi na ako bibili ulit. And bibili sana ako nito, pero wala silang dark brown sold out. So sabi ko kay ate, itabi niya na lang ako at babalikan ko na lang.
Kita nyo guys kung gano'ng kabilis ginawa yung kilay ko. Sobrang bilis. Ayan o. Tapos na ako, binabrush ko na lang siya. Tapusin ko na lang din yung sa kabilang kilay ko and I'll get back to you. Wait lang. Ayan guys, I'm done with my kilay and I've never been so happy sa aking kilay product dahil tinalo nito best yung aking Anastasia na Deep Brow Pomade. Ito na talaga yung pinaka-favorite ko. Talagang nakakatuwa yung L'Oreal mo kasi ang gaganda ng products nila talaga. Ngayon ko lang na-appreciate and super happy ako na tinry ko yung L'Oreal. Pero itong foundation na to, yung kanilang concealer and also yung pangkilay, masasabi ko na na holy grail ko itong mga products na to, itong mga bagong products na to. Anyways, mag-bronzer na tayo, mag-contour. And I'm gonna be using my favorite contour and blush palette from Detail. So ayan, siguro familiar na kayo dito. I always use this one. Pero mag-bronze lang tayo. So I'm gonna be using this one para sa aking temples at dito sa aking cheekbones. Ito muna. Kung gusto ko ng ano lang, pang everyday look lang, ayan yung ginagamit ko, yung bronze. Kasi super natural lang ng kanyang effect. Then dito sa jawline and then sa temples. Pag naglalagay kayo, make sure na malapit talaga sa hairline niyo. Ang bilis ko na mag-makeup ever since kinamit ko itong mga product na to and I'm super happy kaya sinishare ko siya sa inyo kasi baka magustuhan niyo din dahil ako sobrang gusto ko siya. Ito rin palang contouring brush na to is from Detail. Tagal na rin to sa akin, pero hindi pa siya nasisira. Siguro ano na to, mga 2 years na tong meron ako itong brush na to. Kung gusto nyo ng mas contoured face, pwede nyo gamitin yung shade na to. Pero gusto ko nga natural lang, ito lang yung bronze. After that, let's move on sa pag-contour naman ng nose. And I'm gonna be using the same shade. And gagamitin ko tong Zoeva 234 na brush. Ito yung ginagamit ko for my nose. And kapag ka nag-nose line ako, ginaganto ko muna at the back of my hand. Kasi, para hindi masyadong dark sa aking nose. Para makontrol ko pa rin. And start ako dito sa aking kilay. Then, dito sa kabila. Tapos kunin natin ulit yung product na pinrush ko dito kanina. And then, dito rin, binabrush ko siya ng ganyan. Para mas mukhang slim aking nose. Inadamay ko na yung dito ko. Sa dulo ng lash line ko. Ewan ko kung bakit, basta nilalagyan ko yun siya lagi. Nang, yun lang din yung pinang nose line ko, yung pinang bronze ko sa face ko. After that, mag-blush na tayo and I'm gonna be using this one. Itong shade na to. Gagamitin ko itong Ann Klutz brush. Bago lang to, pero I'm so happy. Sobrang lambot ng brush na to. And guys, kapag gagamitin nyo itong Ann Klutz brush, konting ano lang, konting dab lang. Kasi, grabe siya kumuha ng product talaga. Natry ko siya. Pag, kasi mayroong mga brush na kapag ka, ang dami-dami mo ng beses na binabalik-balik sa palette, wala pa rin nakukuha. Pero ito, kahit konti lang. So ako, gusto ko kasi konti lang na blush. Hindi masyado makulay. Blush lang tayo. And hindi ko siya dinadrag. Ang ginagawa ko ganyan lang sa blush. Lalo na kapag may mga acne marks kayo kasi baka mamaya dalhin niya yung coverage na nilagay niyo kanina. At least pag ganito, ayan, iniiwan niya lang dyan. Pag ginanon niyo, baka isama niya yung mga funda niyo at makita na ang mga bakas ng kahapon. Let's move on sa highlighter. And ang gagamitin ko is itong nasa ilalim na highlighter. Kung feeling nyo super matte ng inyong skin, highlighter is the key para magmukha siyang dewy. Beshi, tingnan mo naman yung highlighter ng Detail. Bongga, diba? Tulit talaga tong palette na to. Favorite ko to. Alam nyo, habang nag-makeup ako, iniisip ko na kung saan ako pupunta. Kasi sayang yung makeup ko, diba? And sa nose, lagyan nyo din. After that, ito optional to, pero minsan kasi nag-eyeliner ako. Ngayon, mag-eyeliner ako para lang makita nyo. And naka-eyelashes ako. So, ang ginagawa ko, sa bandang dulo lang, nilalagyan ko siya ng tungkil. Tungkil tawag nila dito. Oh my God, ang ganda nung highlighter. Minsan guys, pag gusto kong maglagay ng shimmer sa aking eyes, ginagamit ko itong Berries PYS Eyeshadow Palette.
And ang ginagamit kong shade is etong pangalawa. Sige, maglagay tayo para makita nyo. Manipis lang, hindi yung malalaking glitters. Manipis lang siya. Ayan siya. And then for my lip tint, a new discovery. Ngayon lang ako nag-try nitong Ever Bilena na lip and cheek roller. Pero sobrang nagustuhan ko siya. This is one of my favorite lip tint na. And ginagamit ko na siya for 2 weeks ko na ata siyang ginagamit. Hindi ko matandaan pero matagal-tagal na din. And ayan, bawas-bawas na siya. Ang nagustuhan ko dito is kapag ginagamit ko siya, lahat ng buong lips ko nilalagyan niya ng pigment. So ayan, tignan nyo, i-apply ko siya. Kita nyo lahat ng parts ng lips ko merong pigment. After that, gagamitin ko ulit itong mattifying mist from Lux Organics. And I think to myself, what a wonderful world. So that's it for this video guys. Sana na-enjoy nyo itong video na to. Sana nagustuhan nyo no, kung paano ko ba tinatakpan yung aking mga sumpa dyan. Kung nagustuhan nyo itong video na to, please give it a thumbs up. And also, huwag nyo kalimutan na mag-subscribe sa aking channel. Again guys, thank you so much for watching. And I hope to see you on my next one. Bye!